Hello guys, hello mga ka-Pixie, hello Taros, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinay Pixie Taro. Ito ang ating monthly Taroscope mga ka-Pixie para ngayong December 2022. Again, ito para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Taurus kaya in-represent ng King of Pentacles sa ating spread, no? Meron tayong tatlong set ng cards dito. Ito yung para sa kabuhayan nyo, ito yung para sa pera or trabaho, and then ito naman yung para sa love life nyo. Combination ng positive and negative energy mga ka-Pixie, general reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Bago tayo mag-start mga ka-Pixie, bago natin ito basahin, bubuna muna tayo ng tarot dice. Ito yung tarot dice natin. So bubuna tayo ng tatlo para makita natin yung strongest energies nyo for December 2022. And habang bumubuna tayo mga ka-Pixie, inform ko lang kayo na mayroon tayong exclusive membership program sa ating channel. Sa lahat ng gusto mag-join guys, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Maganda yung mga videos doon mga ka-Pixie. So we have Pence energy mga ka-Pixie and Wands energy. Maganda yung mensahe sa inyo mga ka-Pixie kasi nakikita natin na this is recovery stage para sa inyo, especially kung may mga nalugi kayong negosyo, ganyan. May mga failed attempts kayo, no? Mga failed attempts sa either business or negosyo or kung ano man na mga in-attempt nyo na subukan. Dati mga ka-Pixie, no? This is a recovery phase para sa inyo, and right now parang maibabalik nyo sa tamang balanse yung inyong financial na kalagayan or pamumuhay mga ka-Pixie. So ibig sabihin balanse, you have enough to spend para sa mga expenses nyo sa buhay. So it's income versus expenses mga ka-Pixie. For some of you guys, no, you may be holding back as well, parang meron din kayong kailangang pagdesisyonan na sa pera, may kinalaman sa pera or trabaho na parang tinitimbang nyo pa yung mga sitwasyon, tapos parang nag-hold back kayo. Pag sinabi nag-hold back, parang nag-atubili mga ka-Pixie, no, parang hindi nyo mawari kung itutuloy nyo ba or hindi, no? So timbangin nyo muna pagdating sa pera guys. It's very very important na take your time bago kayo mag-desisyon kasi baka may scam kayo. Alam niyo na yun yung mga bagay na gusto natin na iwasan yung mga scam. So make sure na pagbuhusan niyo ng panahon mga ka-Pixie yung pag-aaral, pagsasaliksik tungkol sa mga ini-investan niyo mga ka-Pixie, and if it's like an investment type, then make sure na mag-start kayo sa maliit mga ka-Pixie. Huwag kayong mag, alam niyo yun, huwag kayong mag all in kasi baka mamaya scam pala. So at least mag-investment kayo, mawala man yung in-invest nyo, it is something that you can afford to lose mga ka-Pixie. Okay, alright, so yan ang mga messages para sa inyo ngayon Taurus. So itabi natin ito, tingnan natin yung other set of messages nyo for December mga ka-Pixie para sa inyong kabuhayan. So sa inyong buhay mga ka-Pixie, there's going to be a lot of socialization, and hindi na yun nakakagulat kasi December ngayon mga ka-Pixie. So and ito na yung simula ng endemic, di ba? Kasi tapos na yung pandemic guys, and people are naturally, you know, going out and spending time sa mga friends nila, sa mga colleagues nila, di ba? Yung mga kainan, ganyan, socialization. So, ganun din kayo mga ka-Pixie, no? And i-spend nyo yung mga panahon nyo kasama ng mga mahal nyo sa buhay mga ka-Pixie. So, wala naman masama doon. And if you have travel plans mga ka-Pixie, no, baka mapush din yan mga ka-Pixie. So, enjoy nyo lang mga ka-Pixie kasi parang ito yata yung unang-unang Pasko or bagong taon na mas maluwag na talaga, and almost lahat may vaccine na. So yeah, yung next message natin mga ka-Pixie is para sa, ayan, no mga ka-Pixie, lumabas talaga yung ano,
pagdedesisyon pagdating sa pera. So kailangan nyo talaga magdesisyon pagdating sa pera, and you have doubts and fears, mga kapiksi. Kapag meron kayong doubts and fears pagdating sa mga investment, huwag nyo na ituloy, mga kapiksi, okay? Kasi baka mamaya, and this is your, listen to your intuition, mga kapiksi, okay? Kasi baka mamaya mapahamak pa kayo, lalo na kung hindi nyo alam, baka umiyak lang kayo, baka mapahamak lang kayo. So this time, mga kapiksi, listen to your intuition, okay? And magdasal kayo para gabayan ng mga gabay nyo yung intuition nyo, mga kapiksi, okay? So yeah, ito yung sinasabi natin na pagdating sa pera, mag-ingat tayo sa pagdedesisyon. Kailangan alam talaga natin yung mga information ganyan para hindi tayo mascam, mga kapiksi. Besides, diba, patapos na yung 2022, 2023 na, so dapat talaga mas matalino na tayo ngayon sa pag-i-invest, mga kapiksi, okay? So yan ang message para sa'yo for money. And then yung last set of message natin for love, mga kapiksi. Wow, napakaganda na energy nyo for love, mga, yung iba sa inyo guys, kung meron kayong mga personality differences ng inyong partner or specific person, no, na overcome nyo sila successfully, mas maganda yung energy ng love life nyo ngayon, or mas nagiging maganda na siya, mga kapiksi, no. Although for some of you guys, no, parang kahit na like I said, magkasalungat, magkaiba kayo ng paniniwala ganyan, or meron kayong personality difference. Syempre, iba-iba naman talaga tayo ng personality, mga kapiksi. Hindi talaga may iwasan yan, no? Pero, you're still holding on together. Kumbaga, natatanggap nyo pa rin yung isa't isa, accepted nyo pa rin yung isa't isa, and yun yung susi sa magandang relationship nyo, mga kapiksi. And very light lang din, no, ng energy nyo. Actually, very playful kayo ng inyong partner or specific person. So, and yun yung isa sa mga susi din na magandang relationship nyo. Yung walang masyadong drama, masaya lang, ganyan. So, yung communication nyo maganda din, mga kapiksi, okay? So, ipagpatuloy nyo lang yan, mga kapiksi, kasi maganda naman yung energy nyo for love. So, kailangan nyo lang ituloy-tuloy yung ganyang klaseng energy. Alright? Okay, so yan ang overall energy nyo, mga kapiksi. Ngayon naman, bubunod tayo ng mga additional cards dito. Titingnan natin yung additional influences for yung ngayong December 2022. Pero bago natin ito basahin, mga kapiksi, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi. Ino-offer ko sa mga kapiksi natin na gustong matuto mag-manifest, okay, ng pag-unlad sa buhay nila, mga kapiksi. So, minsan kasi manifest kayo ng manifest, ikaw na yung kita, nakakita ng result, kahit anong sipag nyo, kahit anong dami ng in-attempt yung trabaho or negosyo, hindi pa rin kayo umaasenso. So, dyan sa course na yan, matututunan yung ma-overcome yung mga blockages nyo, and matututo kayo mag-manifest sa tamang pamamaraan, okay, na magagamit nyo pang forever. So, if interesado kayo guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com, yung sale natin, ongoing sale until November 30, 2022, mga kapiksi. So, tingnan natin yung additional influences para sa inyo guys. For some of you guys, no, maaaring makilala nyo na ang inyong the one, yan. You are destined to be together, mga kapiksi, okay? For some of you, kung yung iba naman sa inyo, mga kapiksi, if meron na kayong the one right now, ibig sabihin meron na kayong relationship, guys, this is a message na siya na yung the one para sa inyo. Siya na yung destiny nyo, mga kapiksi, okay? And pagdating naman sa love, no, nakikita naman natin, kagaya nga kanina, no, maganda naman yung energy nyo for love. So, ituloy nyo lang yan, mga kapiksi. Alright? For some of you, syempre, it's December season. So, natural lang na
It's very normal na makatanggap kayo ng mga gifts, mga kapixie. Syempre, di ba? gifting season ngayon December, guys. Alright? And for some of you, no, you may also be dealing with an ice queen. Pag sinabing ice queen, mga kapixie, ito yung mga feminine energy, babae, no? Feminine energy. And medyo matigas. Parang hard to approach. Hindi siya approachable, hindi siya madaling kausapin, tapos parang expressionless din mga kapixie, no? So pag sinabi expressionless, parang poker face ganyan. Poker face mga kapixie, so parang hindi mo siya mabasa. Hard to get along mga kapixie. So you may also be dealing with a person na parang ganyan. It may be a friend, relative, or kahit sino. For some of you guys, no, syempre children, spend time with children, and normal naman to, no, lalo na pagka December, syempre, di ba sabi nga nila ang Pasko ay para sa mga bata, so you will have more time with children mga kapixie. And for some of you guys, no, iwasan natin to. Itong mga marites sa paligid natin, baka magkaroon ng chismisan, no? Lalo na pag mga reunion, di ba? Mga kwento-kwento galore, ganyan. So, hindi maiwasan yung chismisan, mga kapixie. So, pero iwasan nyo na. Kung nakarinig kayo ng chismis, huwag nyo nang ipagkalat, no? Kumbaga, kung nasalinan kayo ng mga marites ng chismis, let it end sa'yo. Huwag mo nang ipagkalat sa iba. Okay? Para hindi na kumalat yung masamang vibration ng chismis mga kapixie. Alright? Okay, so yun ang iyong overall reading, Taurus, for December. Let me know guys if naka-resonate kayo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung gusto mong malaman kung swerte ka ba sa pera ngayon 2023, Taurus, check mo tong video na to. Baka nandito yung energy mo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapixie. Have a nice day. Bye-bye.